Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Kilala naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Nayanig ang Senado at buong bansa matapos mapabalita ang kasangkot sa Senator Junggoy Estrada at Mayor Alice Go sa isang iskandalong naglalaman sa Peking Birth Certificate. Sa isang imbestigasyon na isinigawa ng Senado, lumitaw ang mga ebidensya na nagpapakita ng aktibong pakikipagsabwatan ni Senator Junggoy kay Mayor Go. Ang kanilang pagkakasangkot ay nagsimula nang mabisto ang peking dokumento na ipinasa sa COMELEC para sa isang kandidato na nagdaang eleksyon. Ayon sa mga ulat, tinulungan umano ni Senator Junggoy si Mayor Go sa pagkuha ng Peking Birth Certificate na ginagamit para hindi pa natutukoy na layunin. Ang nasabing dokumento ay nagsilbing batayan ng pagkuha ng mga iba pang peking dokumento na ginagamit sa ibang-ibang transaksyon. Pinuno ng komite ng nagsagawa ng investigasyon. Ito ay isang seryosong aligasyon na kanilang haharapin. Hindi natin maaaring palampasin ang ganitong uri ng katiwaliin o katiwalian, lalo na kung may kinalaman ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Hindi lamang simpleng Peking Birth Certificate ang nasangkot dito, kundi posibleng mas malalim pang operasyon na nagpanlilinlang at katiwalian. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng mga pagsisikap nating linisin ang pamahalaan, may mga ganitong klaseng tao na pilit sumisira sa ating integridad. Mariing namang itinanggi ni Senator Junggoy ang mga akusasyon, sinabi niyang ay biktima ng isang political watch hunt. Aniya ay wala daw siyang kinalaman sa mga paratang na ito. Hindi niya raw tinulungan si Mayor Go sa anumang illegal na aktibidad. Ngayon paman, patuloy ang investigasyon at marami pang mga katanungan ang kailangang sagutin. Ang Senado ay nagplano ng mga karagdagang hearing upang higit pang malaman ang lawak ng kasangkutan ni na Estrada at Guo. Sa kasalukuyan, inutos na rin ng paglalagay ng mga karagdagang seguridad sa mga dokumento at gobyerno upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Kailangan nating protektahan ang integridad ng ating mga opisyal na record. Ang ganitong uri na pangyayari ay hindi natin dapat ipagwalang bahala. Habang patuloy ang pag-usad ng investigasyon, ang sambayanan ay umaasa ng hustisya at kalinawagan sa kasong ito. Ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan ay muling nasubok at ang resulta ng investigasyon na ito ay magbibigay linaw sa landas na tatakahin ng bansa laban sa katiwalian. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Okay rin yun. Kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap, na itong si Wen Yi ang pinapakilala niya na biological mother niya, no? Marami akong nakausap na mga taga Valenzuela at taga labas na rin ng mga naging kanegosyo nila o naging nakahalubilo nila na pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya, no? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wen Yi, magpa-DNA test sila ng transparent, ha? Transparent, open, may witnesses para malaman natin. Pwede rin ako nagkamali. Baka nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo natama. No? Mm-hmm. At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. Eh. Mm-hmm. So yung nawawala nilang yung nanay niya. Mm-hmm. Ang kwento niya, kasambahay. Ang kwento ng iba, si Wen Yi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya, no? Mm-hmm. Or nationality in this case. Mm-hmm. Any question related to this? Okay, Victor. Hi,
24/7. Dalawa sila mayroong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila mayroon silang 24/7 ng mga tao doon. Mm-hmm. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na vinailate nila kaya tayo umabot sa ganitong punto. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na nasabi ko nga, si Mayor Go ay nasa gitna nitong itong Pogo company na nag-apply sa Bamban, itong Hong Sheng. Yung pangalan niya, andun lahat sa mga dokumento. So, hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection. Pero based on the kwento niya yan. But based on the documents, andun yung pangalan niya. Active . Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, di ba? Nakita niyo naman. Pati yung application sa kuryente, sa kanya nakapangalan rin. So, may active participation para mabuo itong Pogo. Yeah, Baofu official siya. Siya ang presidente ng Baofu. 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hong Sheng. Yung Hong Sheng yung na-raid . No? At itong Baofu development, ginawa to para sa Hong Sheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba, pero again, no, dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito. No? At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. Hmm. At at the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang apat na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carrion. Apparently si Miss Carrion is a clerk sa kumpanya nila, no? Nagtatrabaho siya sa mga guos and hindi siya high ranking official, clerk lang siya. Yung tatlo may criminal records, no? Tatlo, dalawa doon yung nahuli sa Singapore, yung isa doon mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So pagtitignan mo yung kabuuan, no, partner mo, mga pugante, ikaw active, may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam . No? Mm-hmm. No, parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat . No? Sir, last, saan po nasa sila Sir Amin and Sir Wendy? And kung nakalabas na po sila ng bansa, paano maapekto ang Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20, that's last month. This is after the first hearing. No? Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizens sila . No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No? Mm-hmm. Habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? Kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wenny, hindi rin natin hindi na makakapag DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-file rin kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus ang foreign, 60 plus foreigners ang kumuha. So magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution yung case ni Angelito Go, kasi kay Angelito Go masyadong garapalan . No? Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate. Apat na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon,
aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang binigay na information. No? Doon sa pangalan ng father, sunulat niya doon, lahat ang Hilito Go. Pero ang pangalan niya is Jang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya, Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese, 4 times niya ginawa yun. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. No? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa. Eh. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor at iba pa. Mm-hmm. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies para hindi na binalidate yung mga ibinigay na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan. Eh. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonyo mo, susulat nila doon, tapos na. No? Wala nang kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Mm-hmm. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng pekeng mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Mm-hmm. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Mm-hmm. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot noon dahil yung nanghilot naman, wala namang lisensya yun. Mm-hmm. Unlike a midwife, may lisensya. Unlike a nurse, may lisensya. Ito, walang lisensya. So, kumbaga, hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka. No? So, may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So, may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas natin. Ang nakikita kong mga nakikita kong tatlong legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Mm-hmm. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Mm-hmm. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una, pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda, pero sa kabilang banda, nagre-regulate sila. No? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit. At ito, lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga POGO. So, dun sa tatlo, may isa nang na-file na, sir, di ba? Meron ng isa. Yung total ban. Yung, alam ko, yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file nun. Eh, no? So, yung reforma nilang sa late registration and birth certificate system natin. Before Mab, sir, meron nilang ni-raid na panibagong POGO sa Poraka, Pampanga. Ito ba may connection doon sa ni-raid sa Bangbantala? Sa mga initial information namin na nakuha, ito ay dati ng POGO operator na na-cancel yung kanyang license. Mm-hmm. Pero patuloy pa siya nag-ooperate sa doon sa lugar na yon. Ito yung Lucky South 99. Mm-hmm. Nahuli na ito dati. Kinansela yung kanyang lisensya pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At ang mga information na kuha ko, itong POGO, meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Mm-hmm. Pero nahuli lang 140 plus. Because apparently, nung nag-file ng search warrant, ang PAO, meron nag-tip dito sa mga operator. So,
ang kutob po dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil, kung mapapansin natin, itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So, siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? So, again, marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. Eh. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tip sa kanila. Okay, Mav. Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I express my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Eh. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula eh. No, hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera ang dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Mm-hmm. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pen investigation. Pero nangyari na ito eh. Itong Baofu land was constructed in 2019. No? 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detecto. At even kahapon, wala silang sagot. That's why nasabi nga ni Chairperson Risa Ontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga, wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering. Eh. Kung makikita natin yung trend, dati, human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution, ngayon meron ng element of human, of money laundering, no? So dapat mapag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba ang saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Actually, naisip ko rin yung mob eh. Pero inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos? No? So, but again, no, everything is possible, sabi nga nila. Kasi like for example, bigyan kita ng halimbawa, dalawang linggo na namin hinahanap yung contractor nagpagawa nung Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga. No? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane, hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto kong mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. No? So, kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. For now, it's a dummy company. No? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang pick-up license. Bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung pick-up, no? Yung lisensya. Wala siyang ganun. So, in that sense, dummy company siya. Pero meron kaming leads dahil nung sa RID, may nakuhang mga IDs yung PAOK, no? At yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company. No? Yun yung nakitang ID. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina. No? So, can we say, sabi mo nga, disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? They totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang, nung nangyayari na ito, nadidetect na nila eh. No? At ngayon 2024, dapat meron na silang report. No?
Meron silang, again, no, it's executive session, so I couldn't divulge so much. Pero meron silang mga personality sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera. No? Pero antayin nilang namin yung formal report nila sa Senado. No? So, ibig sabihin, mahina sila sa monitoring? Mahina. Napakahina. And to think na ilang beses na natin inamendahan yung batas ng, I'm sure kasi nasundan yung money laundering. Kasi nalagay tayo sa gray area. Kasi gusto natin umalis sa gray list. Gray list. But medyo dismayado ako sa kanilang report kahapon. No? Hindi maganda. Oy, ma'am. Yes, kahapon. Meron din po silang registered address dun sa BIR, yung mga po, particularly si Juan Lilin, na nasa Quezon City. Pero sa Balintawak. Pero namin yung address, tapos fake din po siya. Sa Balintawak? Yan ba yung Balintawak address? Yeah, I saw your report on that. Kaya nga, meron akong trend na nakita with them. Faking birth certificate, marami silang kinuhang mga marami silang inupahan na mga warehouses, no, katulad sa Valenzuela, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila yun sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya, no? 14 and counting yung nakita naming kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor. Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Application nila sa single proprietor, mga 7 yun eh, no? So ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses, no? Parang ayaw mo mahanap eh, yung nasi-sense ko, ayaw mo mahanap ka eh, di ba? Parang syempre pag ordinary na tao, isa lang naman yung address, yeah, yun ang bibigay mo, di ba? Parang ayaw nila mahanap eh, yun ang nasi-sense ko dito sa kanilang parang kanilang modus o kanilang trend, no? Sir, di ba may final kayong reso para imbestigahan na rin yung pagdagsa ng mga Chinese dun sa multinational village sa Parañaque? Yeah, multinational village at iba pang village sa Alabang. Marami kaming nakukuhang mga complaints na maraming mga gulo at violations ng building code, no? For example, ang isang bahay, ang kapasidad niya ay let's say, 10 tao, pero nakatira doon, 40 na tao, 50 na tao. Tapos, may mga suspicious activities dahil labas-pasok sa gabi yung mga sasakyan. No? Mm-hmm. So, yung mga residente doon natatakot. Mm-hmm. Again, I will not focus on nationality. Hindi ko sinasabi kung anong lahi siya. Kahit anong lahi, hindi natin papakilaman yan. Ang tinitignan ko yung potential illegal and irregular activities ng mga nakatira doon at yung fear ng mga nakatira doon kasi may mga reports kami na yung mga security guards sinisindak, yung mga security guards nagkakaroon ng away at pati homeowners inaaway, no? So malalakas yung loob. Meron ring mga reports na iba doon may hagad, diba? Naging issue na kasi ngayon yung mga ibang pulis nagmo-moonlighting dito sa mga pogo, no? So titignan namin lahat 'yon. Titignan namin. Sir, mag-schedule ba ng hearing ngayong nakarinig? Nasa committee on anong committee 'yon? Public GB? Order. Parang public order yata eh. So we have to ask the committee on public order. Sir, dapat ba isama na rin 'yon yung sinabi ni retired Brigadier General Jerry Samudio? Na meron siya nakuha mga info sa dating Deputy Director General ng National Security Council tungkol naman ito sa presence ng napakarami daw Chinese national doon sa dating Island Cove Resort sa Cavite. Oo. Nakita ko rin yan sa mga social media feed. No? Mm-hmm. Alam natin may pogo hub dyan. No? Mm-hmm. I think lahat tayo alam natin yan. Pag lumilipad ka ng eroplano, makikita mo naman dyan sa may Sangli area, Island Cove area na ang daming pogo facilities dyan. No? Now, as to merong illegal o wala, ayan ang hindi ko pa alam. No? Wala pa akong nakukuhang report sa ibang mga enforcement agencies natin. Pero dapat bang pwede na isama na yun dun sa inyong resolution or limited lang yun dun sa mga, sa akin, mga villages? Dahil wala pa akong nakukuhang reports tungkol dyan, so hindi ko muna sinama yan sa mga resolutions natin. Bigyan ko ng context.
yung batas na yan na-approve in 2019, no, more or less, if I'm not if my memory serves me right, no, about 2019. Bago mag 2019, yung mga pogo nag-umpisa pumasok dito. I think around maybe 2015, 2016. At that time, wala siyang taxation regime. So wala tayong ini-impose na buwis sa kanya. Kung meron man, napakababa, no? At malabo rin kung sino ang regulator niya at malabo rin kung ano yung definition ng pogo, dahil nung binuo yung PAGCOR, wala pang internet at that time. So hindi alam kung sino magre-regulate sa pogo. So kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong pogo, pangalawa i-assign yung regulator ng pogo, at pinakamalaga yung taxation ng pogo. So kaya siya nagkaroon ng, in a sense, legitimacy, no, dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon, kaya yung final ko is to repeal that taxation law, kasi kung ano yung nag-legitimize sa kanya, i-repeal natin para maging illegitimate siya. That's number one. Number two, kahit na may batas, the president can suspend the application and can suspend existing licenses for national security purposes. Kaya importante yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat, because national security, national security trumps everything, including commercial operations. At ito, proven na ang pogo nakakapinsala at may national security threat, no, according to our intelligence agency. Kaya by mere executive action, pwede nang cancelihin. Una, mag-moratorium muna para walang mag-a-apply. Then pangalawa, cancelihin yung mga existing licenses because of what's happening right now. No? At dahil na-cancel yung license, pati mga work permits ngayon ng mga nagtatrabaho doon makakancel, babalik sila sa kanilang mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban POGOS. There are two laws banning POGOS, kay Senator Villanueva at kay Senator Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban ng POGO. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.